Kamusta mga kaibigan? Ito na naman ako, si Lycofer De Leon. Alam nyo ba mga kaibigan na ang pag-maintain ng mga gulong ay isa sa pinakamahalagang bagay na dapat nating gawin para sa mga sasakyan natin, para na rin sa kaligtasan natin at syempre para makatipid tayo sa gastos. Ang pinakamadaling paraan para mapangalagaan yung mga gulong natin ay parehong mabilis at saka syempre matipid lang. Ano ito? Ito yung pagpapanatili or pag-maintain ng tamang pressure sa ating mga gulong. Ang pagmamaneho ng may mga gulong na underflated ay isa sa pinakamalaking sandhi ng pagpalya ng gulong. At ang hindi pagkakaroon ng tamang pressure ay magpapakita ng mas maraming problema. Una, mas magiging mabilis ang buhay ng mga gulong. So syempre, pag mas mabilis mapudpod, mas mabilis tayo magpapalit ng gulong, mas magastos. At ang pangatlo, mas magiging malakas ang konsumo sa fuel. Sa kabilang banda naman, yung mga sobrang tigas naman na mga gulong ay mas prone sa pagkasira mula sa mga irregularidad sa kalsada. Mas nagiging matagtag yung sasakyan kapag mas matigas yung gulong. Ang sobrang tigas na mga gulong ay kasing mapanganib din sa malambot na mga gulong. Kaya mahalagang alam natin mga kaibigan yung mga inirerekomenda para sa ating mga gulong, sa ating mga sasakyan. Paano suriin ang pressure ng gulong? Ang pag-alam kung paano suriin ang pressure ng gulong ay sobrang halaga mga kaibigan para sa iyong kaligtasan at mapanatili ang iyong mga gulong sa maayos na paggamit. Gumamit ng isang tire pressure gauge. Pagdating sa pagpili ng isang gauge, generally, meron kang tatlong mga pagpipilian. Una, meron tayong pen type pressure gauges. Pangalawa, meron tayong dial pressure gauges. At ang pangatlo, yung digital pressure gauges. Ilagay ang tire pressure gauge sa valve stem. Tiyakin na ang gauge ay pantay at mahigpit na nakadiin sa valve. Kung gumagamit ng pen type pressure gauges, basahin ang numero sa rad na lumalabas sa sleeve. Basahin ang dial pressure gauges tulad ng isang relo gamit ang isang kamay. Gamit ang isang digital pressure gauge, basahin lamang ang numero sa screen. Huwag i-check ang iyong tire pressure ng higit sa isang beses dahil yung hangin ay maaaring makatakas sa pamamagitan ng valve stem kung sunod-sunod ang pag-check. Hanapin ang tire PSI. Hanapin ang inirerekomendang PSI ng iyong mga gulong. Yung PSI, ito yung pounds per square inch. So pwede mo itong makita sa owner's manual o sa isang sticker na nasa loob ng pintuan sa driver's side. Ang tamang PSI ay mahalaga sa iyong kaligtasan at mahabang buhay syempre para sa iyong sasakyan. Ang mga gulong na underflated ay maaaring mag-overheat at mapudpod na hindi pantay-pantay. Ang overinflated naman ng mga gulong ay pwedeng puputok na maaaring magdulot ng disgrasya. Para mas eksakto ang pagbabasa ng PSI, siguraduhin suriin ang pressure ng gulong kapag malamig ang mga ito. Ang temperature sa labas ay maaaring makaapekto sa tire pressure. Kaya't pwede nating suriin yung PSI ng gulong natin bawat isang linggo. Lalo na kung napapansin naman natin na may pagbabago sa performance ng gulong. Makakatulong ito para ma-check natin ang maximum na kaligtasan natin. Kung kinakailangan, dalhin ang iyong kotse sa isang mekaniko na pinagkakatiwalaan mo para sa isang professional na assessment. Ano nga ba ang tamang pressure ng gulong? Karaniwan, ang inirerekomendang pressure ay nasa pagitan ng 30 at 35 PSI. So tulad nung nabanggit ko kanina, para malaman kung ano ang dapat na pressure ng gulong, hanapin ang rekomendasyon ng manufacturer. Nasa owner's manual yan. Pangalawa, nakaprint ito sa isang label na nasa loob ng sasakyan sa driver's side. Depende sa sasakyan, ang label na ito ay maaaring nasa gilid ng pintuan o kaya nasa doorpost o kaya nasa glove box. Magbibigay ng rekomendasyon para sa harap at likurang gulong, pati na rin sa spare tire. At ang suggestion ko mga kaibigan, mag-stick tayo
dun sa guideline na nasa mga labels na yan o kaya yung nasa manual. Siguraduhin natin na masuri natin yung hangin sa iyong spare tire. Kasi nawawala yung pressure ng hangin dyan sa spare tire, mga kaibigan, sa paglipas ng panahon. Tapos kahit na pinalitan mo na yung gulong mo, pero kasing laki pa rin ng stock na gulong, yung parehong guidelines ng pressure, yun pa rin yung susundin natin. Kung mas malaki kaysa sa stock na gulong ang ipinalit mo sa iyong sasakyan at hindi ka sigurado sa inirekomendang PSI, i-check mo yung sidewall ng gulong para mahanap mo yung maximum na cold PSI level. Ang mga rekomendasyon sa pressure ay batay sa nakuhang detalye na nakuha mula sa tire pressure gauge. I-check ang pressure una sa umaga o maghintay ng hindi bababa sa 3 oras pagkatapos magmaneho. Nagbibigay kasi ito, mga kaibigan, ng sapat na oras para sa mga gulong natin para mag-cool down. Ang pag-alam at pagpapanatili ng tamang pressure ng hangin ay mahalaga sa kaligtasan at mahabang buhay ng iyong mga gulong. Ang kailangan lang, mga kaibigan, ay tire pressure gauge at ilang minuto ng iyong oras.